Bigla po niya yung nipples ko po. Parehas. Sobrang sakit po. Then, si Sir Jojo po, binaba po yung pantalon ko. Tapos, Mr. Chair, sobrang Okay. laswa po kasi it's gonna be... Sorry dahil wala kaming ginawa. So bakit kayo umiiyak? Tanong ko lang. And we also have the CCTV. Nung lumabas sila ng hayat, umiiyak sila. Your Honor, good morning, Mr. Chair, Your Honor. The charge course right now is confined at BGC, St. Luke's. Since last night, Your Honor, he's been having stomach pains. And last week, he was already, 2 weeks ago, he was already confined. And due to gastrointestinal bleeding, Your Honor. And last night, gastrointestinal bleeding or gastric bleeding, Your Honor. 2 weeks ago, he was already confined. And just last night, Your Honor, he had gastric bleeding again. So he was rushed to St. Luke's BGC. Comsec, can you verify if Richard Dodd is indeed in the hospital? Yes, sir. Where's Sandro? Online? Can we put him online? Good morning po, Mr. Chair. Sandro, are you willing to narrate the incident that happened? I can go to a certain extent po, Your Honor. Excuse me? I can go po in a certain extent po, Your Honor. All right. Good. You want to start? Your Honor, if we may, Sandro still experiencing some trauma. Attorney, you're not allowed to speak. You just give legal advice to your client, okay? Yes, Your Honor. All right. Okay. Tuloy mo na, Sandro. Okay po. So, ayun nga po. So, going back po sa buong incident, yun nga po, this happened after the GMA Gala. When pagpunta ko po ng room nila, ayun nga po, nakita ko po si Sir Jojo at si Dodie Cruz. Si Dodie Cruz po, lasing na. Pinakilala po ako ni Sir Jojo, so tumayo po si Dodie sa bed. Tapos pinakilala po ako ni Sir Jojo na si Sandro to, anak ni Nino, magaling na artista to, magaling na kontrabida to, ikakas ko to soon. Ganun po yung usapan, ganyan. Tapos, inaputan po nila ako ng wine, pininom po ako ni Sir Jojo ng wine. Then, nag-abot nga po siya ng 500 peso bill sa akin. Then, may nilagay po siyang white substance dun po sa table ng hotel. Then, pinagbabasag po niya ng hotel room keycard. Tapos, ayun po, tinuruan po niya ako kung paano gamitin po yung substance. Nauna po silang suminghot ni Dodie Cruz, sila pong dalawa. Then ako po yung pinasunod nila. Then after ilang minutes po, hinila nga po ako ni Sir Jojo sa kama. Then si Dodie Cruz po, tinanggal po yung polo ko. Bigla pa yung nipples ko po. Parehas. Sobrang sakit po. Then, si Sir Jojo po, binaba po yung pantalon ko. Tapos, Mr. Chair, sobrang okay. Laswa po kasi it's gonna be... It's okay. We understand. They took turns. Yes po, Your Honor. Okay, stop na. Donis, nagte-testify na itong bata na may nangyari. You still deny? Your Honor, since the case is already with the... No, I'm asking you, okay. Do you still deny? I
I would like to invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Since the case is already in the DOJ, we will answer there. What about the drugs? What about the details of the case? The white powdery substance that you poured on the table? Same, Your Honor. I invoke my right to self-incrimination these are details of the case and the case is already with the DOJ, Your Honor. Is it true that you drank wine? Your Honor, these are already details of the case, Your Honor. That is a very easy question. Is it true that you drank wine? You gave wine to Sandro? You do not have any right to speak, Mr. Attorney. Your Honor, I invoke my right to self-incrimination, Your Honor, since... That is not an incriminating question. The case is already... That is not an incriminating question. But these are details of the case. That is not an incriminating question. You still want to be detained there? No, Your Honor. All right. Answer my question. Did you offer wine to Sandro? I'm just invoking my right to self-incrimination, Your Honor. It's my constitutional right. Because... The question that I am asking you is not an incriminating question. These are already details of the case, Your Honor, and the case is with the DOJ. Okay. All right. You're going to answer me the same, no? I'm just invoking my constitutional right, Your Honor. I don't think it is fair and proper that you detain me just because I invoke my constitutional right to self-incrimination, Your Honor. I am asking you a question, a valid question. Inofferan mo ng wine si Sandro. But these are details of the case, Your Honor. I promise you, you will stay there. Mr. Chair, Your Honor, this na wala pong pilitan, hindi naman po tayo korte, Your Honor. And I invoke my right to self-incrimination because I don't want to answer details of the case, Your Honor. This is already part of our defense. But the question that I'm asking you is not an incriminating question. Yes, Your Honor, but these are already details of the case and I cannot answer. All right. Okay. Because I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. All right. Okay. I also have my right to detain you. Okay. Kundi lang si Sandro, sino pa yung mga pinapadala mo na messages? Answer. I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. You think that is an incriminating question? Sino lang mga tinext mo? I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Ano ang dumating Sandro's hotel room mo? Ano po yung question, Your Honor? Ano ang dumating si Sandro's hotel room mo? Hindi ko na po maalala yung eksaktong oras, pero a little before 5 a.m., Your Honor. Sino-sino na sa hotel nang dumating si Sandro? Sa amin po, Your Honor. Yes. Your Honor, these are details of the case po, Your Honor. I would like to invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Diba, is it incriminating? Your Honor, details, they are connected to details of the case and anything I say lang, Ang tanong ko lang, sino-sino nasa hotel nang dumating si Sandro? Your Honor, ikaw lang ba kasama si Richard o meron pa iba? Your Honor, these details are connected to the facts of the case and I would like to invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Yung sinasabi ni Sandro that you poured a powdery substance on the table, what is that substance? I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. And where did you get that substance? I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Ako rin may right bilang senador na isa't ka rin i-contempt. Okay, normal ba na sa mga katulad ninyo, yung may influence over the art, yung mga aspiring actors? Normal ba nang te-text kayo sa mga artista para uminom? Alam mo, yung mga ganong klaseng tanong, very elementary, hindi mo na kailangan ng tulong ng abogado. Kaya mo na sagutin yan. Scriptwriter ka, kaya galing-galing mo gumawa ng script, magtatanong ka sa abogado mo. Di ba magaling ka scriptwriter sa GMA7?
Normal ba sa inyo na, meron kayong director ka, scriptwriter ka, may mga aspiring actors, aspiring actresses? Normal ba na tinetext nyo para mag-iuminom? Napakadali lang naman na tanong. Baka wala na kumuso yung scriptwriter. I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Doctor, medyo ano lang ako sa ating mga bisita. Normal naman po ang get-together sa industriya. Kahit anong industriya, normal naman yung get-together. Parang ganun lang po yung tanong sa ating kay Mr. Giorgio Nones at sa kanyang attorney. Simple question lang po yon. At ako na rin po nagsasabi sa inyo, tagal ko na sa showbiz, natural po yon na nagtatawagan, natural, nangyayari po yon. Very close ang industriya, lalo na kung nasa isa kayong network. Ano yun? Given yun. At yun po yung pinasabi natin kay Mr. Giorgio Nones na yung mga ganung simpleng tanong. Ano lang naman po yun? Para din po sa amin, in aid of legislation namin, ano po ba, kailangan bang umabot na kami sa ganun, sa paglinang ng batas na ipagbabawal na ba namin ang get-together? Ano ba? Kasi kailangan malinaw po tayo kung ano yung gusto nating gawin. At sa amin pong palagay, itong mga ganitong get-together ay pinagmumulan ba ng mga ganitong klaseng pagtitipon na nagkakaroon ba ng presensya ng droga o nagkakaroon ba ng paglabag sa mga karapatang pantao. Kailangan po malinaw lang ang ating usapan dito. Hindi po para kayo ay ipahamak sapangkat naiintindihan, lalo na po kaming dalawa ni Senator Jinggoy Estrada, dahil once upon a time kami po ay naakusahan din. Naiintindihan namin ang nararamdaman ng akusado. At nararamdaman ko din ang nararamdaman ni Sandro Mulak. Sapagkat ako'y artista din. Kami ay walang pinapanigan dito. Kailangan naming makagawa ng batas. At nasa inyo naman po ang pagkakataon na matulungan kami sa mga simpleng tanong. Napaka-simpleng tanong. At nasa inyo na po ang kalayaan para sagutin ang mga simpleng tanong na wala naman po yung katanungan doon sa naganap. Doon lang po sa ang tanong ay doon sa pinangyarihan. Ano ba? Sino ba ang mga nandun? Yan naman po ay nailabas na rin sa news. Nagkaroon na rin ng marami mga pahayag kung sino ang nandun. Ito lang po, kailangan lang namin matulungan niyo po kami. Po sa mga simpleng tanong. Okay. Sir Ninyo Mulak. Yes, Your Honor, I'd just like to regarding dun sa pag-sorry nila, kasi nung nag-sorry sila sa akin, umiiyak talaga silang dalawa. They were talagang hagulgol. Umahagulgol sila sa harapan ko at Miss Annette, no? Which they ang sabi niya nag-sorry daw siya, dahil ang context daw ng sorry niya is sorry dahil wala kami ginawa. So bakit kayo umiiyak? Tanong ko lang. And we also have the CCTV. Nung lumabas sila ng hayat, umiiyak sila. So that just proves that they're lying. Maraming salamat po, Senator. Sir Nones, balik tayo. Ano oras umalis si Sandra sa kwarto ninyo? Close to 7 a.m. po, Your Honor, pero hindi ko alam, hindi ko na maalala yung eksaktong oras. Sandro, alas 7 ka na raw lumabas sa hotel, kwarto nila? No po, Your Honor. Mga 6:40 po. Yeah, around that time. Yes po. Alright. Mr. Nones, paano umalis o nakakaalis si Sandro sa kwarto? So may nagpaalam sa inyo? Nagpaalam ba siya o bigla siya tumakbong paalis? Nagpaalam po siya, Your Honor. Ano sinabi niya sa'yo? Sabi niya, tinitext na siya ng girlfriend niya, tapos yun, so alis na siya. Sabi namin, okay. Ano sabi niya, alin? Sabi niya po, tinitext daw siya ng girlfriend niya, tapos sabi namin, okay, sige.
Tapos umalis na po siya, nagpaalam na po. Bago siya umalis, wala ka ba sinabi sa kanya? Wala naman po, Your Honor. Nag-ayos lang siya ng buhok, tapos lumabas na po siya ng ring. Wala ka bang sinabi sa kanya, "O Sandro, what happens here stays here"? Wala pong ganun, Your Honor. Sandro? May sinabi ba siya bago ako umalis? Meron po, Your Honor. Ano sinabi niya? What happened here stays here. Yun po yung sinabi niya sa akin. Dones, Sandro, paano niya sinabi sa iyo? Sinong kasama sa kwarto nung sinabi niya yun? Si Richard Dodi Cruz po. Actually, Your Honor, bago pa po ako umalis, ayaw pa po nila ako paalisin. Gusto po nila magstay po ako dun hanggang check-out time ng hotel. Hinihila pa po nila ako. Tinatanggal pa po ni Jojo yung sapatos ko. Gusto niya pa po ako pahigain. Pero pinipilit ko na po silang makaalis ako. So, Mr. Nones, may dagdag pa pala si Sandro. Bukod sa nagsinungaling ka na sa dito na wala ka sinasabi, na what happens here or what happened here stays here, meron ka pa palang ayaw mo pala siyang pakawalan. Pinahiga mo pa pala, gusto mo, pinatatanggal mo pa yung sapatos niya. Your Honor, these are allegations po. Hindi po ako nagsisinungaling. And these allegations we will answer in the proper forum since the case is already with the DOJ, Your Honor. Sige, pagkaalis ni Sandro, ano ginawa mo?